Ren sa bando may babala sa KBL sa kanyang pagbabalik laro, gigil na si Lakay. At young Pinoy player sa NBA scene ngayong taon, Kevin Cambao sa Summer League at Andy Gimau sa NBA BWB, papabilibin ng Pinoy ang NBA. Medyo mahaba-haba na rin ang panahon nang hindi natin nakita ang ating highest paid Pinoy import sa liga ng mga Koreano na si Ren Sabando. Medyo seryoso kasi ang mga natamong injury ni Kabayan kung kaya't kakailanganin talaga ng medyo matagal-tagal na panahon upang makarecover ito. Pero tila hindi nahahaba pa ang ating paghihintay dahil nasa linya na ng magandang proseso ng pagpapagaling si Lakay. Nito lang sa sunod-sunod na media interview ni Abando matapos manahimik ng ilang buwan ay makikita ang magandang status ng katawan at lakad nito. Walang wheelchair o saklay at walang anumang medical support sa kanyang katawan, meaning nasa stage na si Abando ng pagkumpleto ng kanyang pagpapagaling. At even nga si Abando mismo ay sinasabi na okay na siya at konting pahinga na lang ang kailangan bago ito makabalik sa laro. Dito lang sa naging laban ng team nito, Nanyang Red Boosters at ang ating ball club na TNT Tropang Giga na ginanap dito sa bansa, though hindi nakalaro sila kaya ay tumungo pa rin ito para sumuporta. At matapos noon pagbalik niya sa Korea ay ito na ang mga sumunod na eksena ni Kabayan. Sa kanyang IG story post 2 to 3 days ago ay makikita na nakasuot na ng pang-practice na sapatos si Abando at nasa practice facility na ito ng Anyang, meaning posibleng nakasali na ito sa ensayo ng kanyang kupunan. Isa pa sa nagpatibay ng proof na magbabalik laro na talaga si Kabayan na yung post na ito ng isang Korean sports insider sa Twitter. Ayon dito ay mabilis o smooth na daw ang recovery sa injury ni Kabayan at mula daw mismo kay Abando ang tila babala para sa mga KBL teams. Ayon dito ay gigil nang makabalik sa laro si Abando at bibilisan ang pagpapagaling pa nito upang kahit papano ay makabay sa team niya na nag-alaga sa kanya na Anyang Red Boosters. Isa si Abando sa mga asset players ng Anyang na kayang magbigay ng produksyon sa opensa man o depensa, kung kaya't ang muling pagbabalik nito sa kanyang kupunan ay magbibigay ng boost sa mga ito. Samantala, hindi pa natatapos ang Pinoy Bowlers Goals. Ito nga ang makakita ng purong Pinoy na lalaro sa pinakamalaking liga ng basketball sa mundo na NBA. Dahil meron tayong dalawang young Pinoy Bowlers na posibleng makita this year sa ilang mga NBA basketball event. Yes, alam natin na malaking bagay ang exposure ng mga malalaro upang mapansin sa NBA. Kaya ang makakuha ng imbitasyon mula sa ilang mga NBA events ay dream come true na may tuturing ng mga malalaro. At this year ay hindi papahuli mga Pinoy dyan. Dahil meron tayong dalawang Pinoy young players na nakatanggap na malaking imbitasyon upang lumaro sa dalawang malaking NBA event this year. Ang una ay halos lahat siguro ay alam na. Ito nga ang paglalaro ni Baby Nikola Jokic ng Gilas na si Kevin Cambao sa NBA Summer League na magaganap sa July 12 to 22 sa Las Vegas. Medyo matindi man ang pagtanggit, ilang mga media block ay malaki ang chance ang makita natin si KQ sa team ng Knicks this year Summer League. Sunod ay nito lang na ibalita mula sa kilalang sports website sa bansa na Tiebreaker Times. Ito nga ang paglalaro ng ating young hoopers na si Andy Gimau sa NBA Basketball Without Borders na gaganapin ngayong Pebrero. Life-changing experience ito kay Andy. Bukod sa nandito na ang opportunity upang ma-boost pa ang pangalan niya sa Amerika, ay magbibigay din ng oportunidad na makapanood siya ng NBA All-Star. Abangan natin at suportahan ang dalawang young players natin na mga ito sa kanilang journey patungo sa NBA.